na tayo sa ating game number 1 on stage versus Geek Fam Indonesia. Pakilala muna natin yan para sa Geek Fam Indo, Ramzu, aray ko, Ramzu ang gagamit ng gatot. Doyok SYL for the YSS, Joker para sa PNK, we have Ipin on the Tams, and I am Jago for this Louie. Yun, at sa kabilang banda naman dito mga kaibigan, for Onic PHJ dito for this Atlas, it's me, Iyaknu, for this Johet, oh my Venus naman, for this Farsa, hey, it's Basic, for this Hayabusa, at Dilar naman for this Hilda, ayan. Yeah, ayan. So kita natin yung Geek Fam, sumilip lang saglit dun sa buff ng Onic PH, knowing na Hayabusa yung gamit, pero na-secure dito. Pero yung sinasabi natin do, di ba ang sakit? Ayun lang mga besi, first blood na kuha dito ng Geek Fam Indonesia, malalim na yon. Pero napatay niya po doon is the Jawhead. Oo, nako po, eh this time nagkuha agad ng Indo dito yung first blood, malaki factor na agad for delaying Onic PH, another one, another three, pangayata dito si Basic, it's me, patay with the double kill, link agad for this Yi San Shin, oops, pang-apat, Ate Shanti. Pwede, ooh, pwede makuha dito si Jay mga kaibigan kasi ito na naman, flicker out para sa kanya, and that is it. That is going to be a 2-4-1 trade in favor Geek Fam Indonesia, and crucial for Onic PH, ang napatay is si Hayabusa. So, nakuha na niya yung red buff, nakuha niya na rin yung violet buff, automatic, delay na agad yon para sa kanya. Mas mahirap kumbaga makapag-spam ng skills at makahaboy with the farming. Yun mga besties. So for this mga kaibigan, Ipin naman dito, wala na ring buhay, half life lang mga besties. So ito, kakapasok lang na balita, dalawang epic skin wala nang pamimigay natin this time for the 2k shares, tapos isang lightborn pagka na-reach ulit natin yung 20k viewers. So, ayusin ko lang yung comment. Usapin nyo muna si Ate Shanti doon. Go. Yeah. So, 3-0 at score mga kaibigan. 2 minutes in third game tayo. So, abangan nyo yung pin comment na ilalagay natin regarding the giveaway. At huwag nyo kakalimutan sa ating sumali sa ating FB group na Just ML Battalion. So, ito. So far for Onic Indonesia talaga yung nagkamali na. Onic PH, medyo anong sila dito pagdating sa gold. Pero sa top lane side natin mga kaibigan, here comes Geek Fam Indonesia, mapatay nila dito si Iyaknu, which is the Jawhead. That is a 4-man gang for Geek Fam Indo, at binibilis na nilang rotation against Onic PH. So ito sa may si I Am Jago, nakaready pa agad with that time space warp mga besties, at ito na masisira yata ang ating Torres sa top lane side. Yun mga IB, wait lang, di pa katawa, saglit lang ha. Sige. Thank you naman mo, nag-tapper na lang mga kaibigan. We have Dilar onto the shield, ginamit ang ultimate, mga best of plus the flicker out para sa kanya. 4-0 pa rin ang ating score. At ito na si I Am Jago with a vacuum, patay si Madam Oh My V. Grabe, labanan pala ito ng mga support, no? Yun yung nakikita natin ngayon, it's Louie versus Farsa sa ating laban ngayon. Yun mga kaibigan, so okay na, nakalimutan ko na rin palitan yung pag-comment dito. Pero legit yan, kahit ako nag-comment, papamigay natin yan. Ito na, tuloy pa rin ang boxing si Dilar. Ako po, yatapi bowler, 6-0 pala to Ate siya, antidotes. Oo, tsaka medyo malaki na yung kalamangan dito ng Geek Fam Indonesia. So knowing na Hayabusa yung gamit nila, yun yung mahirap. Kasi diba usually kailangan, pag Hayabusa ka, ikaw yung unang lalamang, or else wala ka din mababurst pag gusto mo mag-aggressive. Oo nga, no? Nagulat ako dito mga kaibigan ha, sa ginawa na sa performance ng Onic PH, pero napanood ko na to yung Rumi reverse sweep sila, talo ng game 1, babawi ng game 2 at 3. So pero yung nga lang crucial na, pasok in naman din dito for this Gatot Kacha, pinalagaan na ko po, bawal dito to misplay Ramzu, that's gonna be the first kill of Onic PH my friend. Dehi Basic patay din ata, nope, but Jawhead ang nauna followed by Hayabusa. Isa yung napatay nila, tas offlaner, tas napatay si Basic at saka si Iyak, no? So hindi masyadong magandang trade for Onic PH for that one. And habang nangyayari yun, nasira din ng Geek Fam Indonesia yung Torres sa bottom lane, ay sa middle lane natin. So so far for Geek Fam Indonesia, after nila kumuha ng kills, dinadiretso nila mag-convert into an objective against Onic PH. Sobrang ganda na pinapakita ng performance. Oo, Ate Shanti. So tulad din ng mga sinabi ko previously ha, sa group ng Just ML Battalion na hindi pa nananalo ang Team Philippines sa kahit anong team ng Team Indonesia so far dito sa Mytel. Even Aura, Bren, at saka Onic PH, yung tatlong team natin na yun, lahat yung natalo sa teams from Indonesia. Oo nga pala, no? So,
parang malaki yung pressure dito for Onic PH mm-hmm. na makapagbigay ng isang pagkatalo dito para sa side ng Indonesia. Mm-hmm. Any Indonesian team, actually, yun yung ano doon. Kasi parang sinasabi ng iba, kryptonite ng Team Pilipinas, yung mga teams. Yung meta ng Indonesia. Mm-hmm. So, yun yung ano pala. Tsaka ito din yung para perfect chance na rin para sa kanila para mag-adjust maybe sa meta ng Indonesia. Kasi effective pwede. Lahat ng binabato ng Indonesian team so far dito sa ating Mytel International Championship. And kita yun naman, makakasira na naman ng another threat dito ang Geek Fam Indonesia against Onic PH. Exactly. So, for that, nako, napaka-aggressive ng Geek Fam Indonesia dito sa laban natin to. If you're going to take a look, 6k gold lead, 7 kills away din sila at nasa second turtle pa lang tayo, halos kontrolado na ng Geek Fam Indonesia yung mapa ng Onic PH dito. Ang problema pa yung Hayabusa, hindi rin ramdam eh. Wala din siyang damage output na may provide, kaya kinaklash sila ng kinaklash ng Geek Fam Indonesia. Since damage, hindi rin binibigyan dito ng Geek Fam Indonesia na magkaroon siya ng damage. So, kita naman natin talaga advance ng advance yung Geek Fam Indonesia. And dumating po sa point na kaya na mag-turtle mag-isa ng YSS para lang hindi na, hindi wala nang chance na makapag-contest kumbaga yung Onic PH for that objective. Item check tayo direct Poppy habang wala pa masyado nangyayari. So, top farmer para sa ating laro is this YSS with that 5k gold road to BOD. Yun, grabe. Kagad dito, instant taba kagad kung sakasali. Or minsan damage output ni kagad plus di Raptor Machete upgrade the jungle item, additional penetration niya. By the way, shoutout nga pala kay Papsi Alden, ayan, ng AR Gaming for sending us 200 stars, Ate Chantel. Makakalaro. Shoutout Papsi! Shoutout Papsi Alden! Ayorn! Ayan na mga kaibigan. Medyo tayo doon ah. Pero kita natin ngayon mga Messi Wap, it's still 8-1 for the score. At habang nangyayari yon, Geek Fam Indonesia, talagang aggressive lang din sila dito sa my bottom lane side. So hindi nila binibigyan ng chance dito yung Onic PH na makapag-counter initiate kasi alam nila na si Jay nasa bottom lane. Oo, tama dyan. And for the 7-minute game time pa lang tayo. Naku po, gusto pang mandamay ng ibong may layang lumipad pero hindi lang din naabutan. Buff, ini-invade na lang din ang Geek Fam Indonesia. Matik yan. Most likely, pag nabasag mo talaga yung tier 1 tower sa middle lane, ang laki na ng chance mo din na agaw-agawan sila ng blue buff most of the time. Goods talaga, kumbaga, para dito sa side ng Geek Fam Indonesia. Tsaka meron din sila, meron silang vision or wards. Gamit-gamit dito yung mga trap ni PNK. So, kita natin dito for Geek Fam Indonesia. Lipat lang sila ng lipat. Pag may pwede silang i-go nila agad. Fico Fish ka sa bottom lane. Patay dito si Iyaknu, mga Messi Wap sa kamay ng Geek Fam Indonesia. Grabe, mga kaibigan. So, for this, another 1-1-9 ng ating score. Hayabusa, with that ultimate shadow kill, makakuha na ba sila na second kill? Pero no. Killing spree pa rin naman dito kagad kay YSS. A good setup play for Jay, but wala silang sufficient damage to clear that one out. Oh. Wala ding ulti nagamit na ni Mlbb ko maging ulti niya. So wala na ding ibibitaw dito yung Onic PH na damage against Geek Fam Indonesia. Ito yung sinasabi natin na medyo hirap ng isang Hayabusa kapag literal na naghirap talaga siya in terms of farming. So far for this Hayabusa, still at 0-3-1. Tapos yung jungle air farming site niya, nasa side na ng Geek Fam Indonesia. Napakahirap umabol, not unless i-force dito ng Onic PH. They hold yung players kahit apat lang sila tapos bigyan nila ng space yung Hayabusa makapag-split push. Mm-hmm. Malaking space din kagad yun kung sakasakali or gold na madadagdag kay Hayabusa. Makapag-minion wave clear lang ngayon kahit dalawang waves. Sure ball yan. Instead nasa 600 din kagad or 500 ang income na makukuha niya. Malaking kalamangan na plus the jungles. So space lang for Hayabusa siguro kasi wala siyang damage. Hindi lang si Hayabusa, syempre pati yung other teammates, pero si Hayabusa yung inaasahan dito for the damage output ng Onic. So kailangan healer talaga, no? Kailangan siyang tumaba dito. Nakita natin yung mga performance ng Hayabusa, talagang bumaburst eh. Diba? Yung parang bugalan ng shuriken sa harap ng kalaban, pwedeng mga lahati yung buhay. Pero ngayon sa considering the gap, mga Besi Wap, level 15 YSS na dito as compared to the core ng Onic PH which is still at level 10. Uh-huh. So malaki pa ang kailangan habulin dito ng Onic PH. Kinagadalan to gold. Para sa lineup ng Onic PH, meron silang Farsa na sobrang bilis mag-clear. So as much as possible, para ma-extend nila yung laban or antayin lang tumaba dito yung mga ibang members nila, kailangan hindi masira yung kahit isa sa inhibitor turret. Kaya nga, kailangan ma-hold to ni Oh My Venus. Nasa kanya ngayon yung pressure. Yung feathered airstrike niya, kailangan gamitin niya ng pinaka-perfect timing. Yung pinaka-kailangan ng panahon na gamitin. Kasi, pag ginamit niya yung sa patayan,
wala silang pang minion wave clear dito. Eh, isa sa dahilan yan kung bakit nakakapag-hold ng base ngayon yung Onic PH. So, tingnan nyo naman, hindi na sila lumalabas. Pero ang problema ng Geek Fam Indo, hindi rin nila pinupush para hindi rin mapunta agad. Hindi nila kiniklear masyado. Pwede nilang i-clear yan eh. Pero, hindi nila kiniklear para yung Onic PH mapilitan lumabas or kung hindi man sila labas, madedelay ng sobra yung farming ng Onic PH. Oo, tama ka dyan. So, para din sa Geek Farming Indonesia, pwede din kuharin na nila yung Lord dito since medyo maingat lang din naman sila at gusto nila as much as possible meron mag-front for the team kasi kita natin yung setup ni Jay kanina. Kayang-kaya nila na makapagpitas ng tatlo-apat knowing na 4-man flicker dito ang gamit ng Geek Farm Indo. So, if ever hindi sila makapag-purify. And that is it, mga kaibigan, para sa ating 111 score sa ating laro. That is the Lord for Geek Farm Indonesia. So, tingnan natin for Onic PH kung paano nila to i-defend knowing na hindi rin sila masyado makapag-farm at ang inaasahan lang talaga nila is the minion wave. Exactly. Literally. Oo, no, napaka-laki ng space ng binibigay ngayon ng Geek Fam Indonesia sa Onic PH pero hindi ginagrab ng Onic. Kung hindi naman pwede na silang lumabas-labas ng base nila eh, di ba? Pero dahil alam nila na, wait, nandiyan lang yung Geek Fam, yung mga Geek Fam na yan, nagtatago lang sa bush, kaya wag tayong magpaano, wag tayong magpabait. Tayong magpabait kumbaga. So eto na. Saka nako. If ever lumabas sila, makikita sila ng YSS pag bilig na nag-ulti. Oo, yung panagandaan no? Dito ng YSS pick ng Geek Fam Indonesia at makikita natin for I Am Jago or eto this new meron na siyang ice cream on. Ayun, Lord, nakalahati agad yung Torres may top lane side. Pinasok ni Ipin, mga kaibigan. Ayun, kinagat ng Ipin para naiwan dito Roy. Si Barry Jane natin and he is down. Grabe, mga kaibigan. Napakalupit at napakasakit naman din dito ng Thumbs na si Kuya Ipin. Pero another one, ako po, babasagin lang din dito. Has been taken down. Look at this. Naku, gusto pang rektahin na nga mga kaibigan. Di na kailangan na wipe out. Laban na. Napakasakit ni Kuya Ipin. Naku po. Ayun, ginalimot na ni Kuya Tamos. Dinirekta na eh. Naku, for that one.